Ecclesiasticus chapter 10. Ang matalinong hukom ay magtuturo sa kanyang bayan, at ang pamahalaan ng isang masinop na tao ay maayos. Kung paanong ang hukom ng bayan ay siya rin, gayon din ang kanyang mga tauhan, at kung anong uri ng tao ang pinuno ng bayan, gayon silang lahat na tumatahan doon. Ang masamang hari ay sumisira sa kanyang bayan, ngunit sa pamamagitan ng kasinupan ng mga nasa kapangyarihan ay tatahanan ang lungsod. Ang kapangyarihan ng lupa ay nasa kamay ng Panginoon, at sa takdang panahon ay ilalagay niya sa ibabaw nito ang isang kapaki-pakinabang. Nasa kamay ng Diyos ang kasaganaan ng tao, at sa pagkatao ng eskriba ay ilalagay niya ang kanyang karangalan. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa sa bawat kasamaan, at huwag kang gagawa ng nakapipinsalang gawain. Ang kayabangan ay kasuklam-suklam sa harap ng Diyos at ng tao, at sa kapwa gumagawa ang isa ng kasamaan. Dahil sa hindi matuwid ng pakikitungo, pinsala at kayamanan na nakuha sa pamamagitan ng panlilinlang, ang kaharian ay naliilipat mula sa isang tao patungo sa isa pa. Bakit mayabang ang lupa at abo? Wala nang higit na masama kaysa sa taong sakim, sapagkat ipinagbibili ng ganyan ang kanyang sariling kaluluwa, sapagkat habang siya'y nabubuhay ay itinataboy niya ang kanyang bituka. Ang manggagamot ay pumuputol ng mahabang sakit, at siya na ngayon ay isang hari, bukas ay mamamatay. Sapagkat kapag ang isang tao ay namatay, siya ay magmamana ng mga gumagapang, mga hayop at mga uod. Ang simula ng pagmamataas ay kapag ang isang tao ay humiwalay sa Diyos at ang kanyang puso ay lumayo sa kanyang maylalang. Sapagkat ang kayabangan ay pasimula ng kasalanan, at siyang nagtataglay nito ay magbubuhos ng kasuklam-suklam. At kaya't dinala ng Panginoon sa kanila ang kakaibang mga kapahamakan at ibinagsak silang lubos. Ibinagsak ng Panginoon ang mga trono ng mga mayabang na prinsipe at inilagay ang maamo sa kanilang kahalili. Binunot ng Panginoon ang mga ugat ng mayabang na mga bansa at itinanim ang mababa sa kanilang lugar. Ibinagsak ng Panginoon ang mga bansa ng mga pagano at winasak sila hanggang sa mga pundasyon ng lupa. Kanyang kinuha ang ilan sa kanila at nilipol sila at pinatigil ang kanilang alaala sa lupa. Ang kayabangan ay hindi ginawa para sa mga tao, ni ang matinding galit para sa kanila na ipinanganak ng isang babae. Silang nangatatakot sa Panginoon ay isang matibay na binhi. Silang nagsisiibig sa kanya ay isang marangal na halaman. Silang walang pakialam sa kautusan ay isang binhing walang puri. Silang lumalabag sa mga utos ay binhing na daya. Sa mga kapatid, ang pinuno ay marangal. Gayon ang nangatatakot sa Panginoon sa kanyang paningin. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nauuna sa pagtatamo ng kapamahalaan, ngunit ang kagaspangan at kayabangan ay ang pagkawala niyon. Mayaman man siya, marangal o mahirap, ang kanilang kaluwalhatian ay ang pagkatakot sa Panginoon. Hindi marapat na hamakin ang dukha na may unawa, ni maginhawa na itaas ang isang makasalanang tao. Ang mga dakilang tao at mga hukom at mga makapangyarihan ay pararangalan. Gayon may wala sa kanila ang dakila kaysa sa may takot sa Panginoon. Sa alipin na pantas, sila na malaya ay maglilingkod, at siyang may kaalaman ay hindi magdaramdam kapag siya ay binago. Huwag maging mayabang sa paggawa ng iyong negosyo, at huwag mong ipagmalaki ang iyong sarili sa panahon ng iyong kabagabagan. Higit na mabuti ang nagpapagal at sumasagana sa lahat ng bagay, kaysa sa nagmamalaki sa kanyang sarili at nagkukulang ng tinapay. Anak ko, luwalhatiin mo ang iyong kaluluwa sa kaamuan at bigyan mo ito ng karangalan alinsunod sa dignidad nito. Sino ang magpapawalang sala sa kanya na nagkakasala laban sa kanyang sariling kaluluwa? At sino ang magpaparangal sa humahamak sa kanyang sariling buhay? Ang dukha ay pinararangalan dahil sa kanyang husay, at ang mayaman ay pinararangalan dahil sa kanyang kayamanan. Siya na pinararangalan sa kahirapan, gaano pa kaya sa mga kayamanan? At siya na walang puri sa kayamanan, gaano pa kaya sa kahirapan?